Pasado alas 5:30 ng hapon kahapon, tanaw mula sa Barangay Luwakan Proper, Baguio City, ang forest fire na ito sa Voice of America compound sa Camp John Hay, Baguio City. Itinawag ito sa Baguio City Bureau of Fire Protection bandang alas 6 ng gabi. Umabot po yung alarm ng second alarm, sir. And then, thankfully, madami pong dumating na fire truck para mag-supply ng tubig. Katulad po ni Sunshine, Bawadi, John Hay, Fire Volunteer, and yes, yung mga ibang water delivery natin. So at least naapula naman natin at around 9 o'clock p.m. naapula naman po natin yung apoy. Wala namang nasugatan o nasawi sa sunog. Aabot sa 2,000 square meters ang lawak ng sunog at hindi pa matukoy ng mga investigador ang sanhi nito. Pero ikinababahala ito ng Baguio City Bureau of Fire Protection. Ito na kasi ang pang-apat na forest fire na naitala sa lungsod habang tatlo ang naitalang grass fire ngayong unang quarter ng taon. Expect natin yan ngayong dry season. Konti ang ulan, dry ang mga leaves, lalo na yung pine needles, madaling magliyab. Sa investigasyon ng BFP, malimit na sanhi ng mga ito ay ang mga itinapong upos ng sigarilyo. Mas maganda kung iwasan natin yung mga open flames, lalo na po sa kabundukan natin, yung pagsusunog ng mga dried leaves. Kasi it may cause ng forest fire natin. And then yung mga naninigarilyo po, sana itigil na po natin. Mas magandang itigil. Kasi minsan yung upos na tinatapon natin, pwede pong dun yung pagmulan ng sunog. Kanina, ipinakita ng BFP ang ilan sa kanilang mga equipment para sa pag-apula ng sunog. Bagamat inilipat sa Barangay Irisan, Baguio City ang kanilang fire station, tinayak pa rin ng BFP ang mabilis na response time. Mayroon pa tayong naiwan na quick response team dito sa May Camp Allen. So we have 2 fire trucks pa na naiwan dito. And then, may mauna namang magre-respond eh. Susunod na lang po yung mga substation natin. So nakakalat pa rin naman po ang substation natin. Alert sila lagi in case of fire para mag-responde and to help. Lalong-lalo na po kasi ang kailangan natin is yung tubig kasi wala po tayong masyadong hydrants dito sa city natin. Sa ngayon, mayroong 3 fire substation ang BFP sa lungsod. Pinag-aaralan pa ng BFP at ng pamahalang lungsod ang pagtatayo ng 2 fire substation upang matiyak ang agarang pagresponde sa sunog. Patuloy naman ang ginagawang fire safety seminar ng ahensya sa iba't ibang organisasyon lalo na sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month ngayong darating na Marso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.